Magandang araw ulit, Coco Farming. So, on this second part of this video, pag-uusapan naman natin yung about dun sa second and third part ng hiring o recruitment process ng OCC o Officer Candidate Course ng Philippine Army. So, pag natapos mo na po yung mga exam, APSAT, AQE, at SWE or SWE, kung pasado ko na sa tatlong yun, ay magpo-proceed na tayo dun sa ikalawang process, which is the yung initial interview. Sa initial interview, may mga official po doon na magtatanong sa inyo. Yung sa aming process is through Zoom lang po. So, sa Zoom lang po kami nag-interview. Nakasuot po kami ng formal business attire. Yung kailangan po may necktie. At naka-slacks, naka-sapatos, and naka-long sleeve. So, yung pang-business attire po talaga. Nasa sa inyo na po kung ano yung fashion nyo. So, kayo na pong pumili. Basta wag lang yung yung mga hindi kaaya-aya or hindi formal. Yung formal po talaga na kahit hindi naman po bago yung damit nyo o kahit na pinaglumaan na, basta formal, malinis at disente. Yun din po ang importante. At kapag nakapasa po kayo sa initial interview, we will proceed na po dun sa medical and neuro exams and PFT. So, yun po yung ikatatlong process. So, after initial interview, magsisend yan sila ng details through Viber po yung communications namin. So, kung wala pa kayong Viber, maigi na mag-create na po kayo ng Viber at bibigyan naman po kayo ng instruction kung ano yung gagawin dun sa Viber. So, after initial interview, a week or two after initial interview, sinenda na po kami ng schedule for our medical, neuro, and PFT. So, yung sa akin, nagsimula yung medical exam ko noong Lunes, October 24 to 28 po. So, October 23 pa lang, tinatanggap na nila yung mga gustong mag apply o yung mga qualified so for medical examination. Dito sa Luzon po kasi ako nag-apply, kaya yung medical namin dito sa Luzon is nasa Army General Hospital po, dito sa headquarters ng Philippine Army sa Taguig. So pumunta po ako doon, alas 3 ng hapon, pumunta na ako, dala-dala yung mga requirements na pinadala sa amin. So hindi ko lang isa-isahin kasi nasa sila na po yung magbibigay ng instructions sa inyo. At ngayong araw na to, papakita ko sa inyo yung checklist namin sa medical. So, baka may confidential dito. I'm not sure kasi hindi naman ako magtanong. So, hindi ko na lang po ipapakita yung isa-isa o yung detail talaga ng nakapaloob dito sa medical checklist for physical examination. So, ito po yung form. At reminder lang, magdala po kayo ng maraming 2x2 ID. Kung pwede 10 pong 2x2 ID ang dalhin nyo kasi gamit po talaga or ginagamit po talaga during recruitment process. So yung sa amin, first sa amin, in-examine sa amin sa aming medical, yung unang araw, nag-laboratory kami. So kinuhaan kami ng dugo at kinuha din yung sample ng ihi namin, process sa lab, kung okay ba. So, tinetest doon kung healthy ba yung dugo natin, wala ba tayong mga sakit related sa dugo, at yung level ng natin sa ihi. Kasi, importante din yun, kasi kapag nag-training, dapat healthy po tayo. Ikalawa naman, na ginawa sa amin is yung, if I'm not mistaken, sa ikalawa is yung parang dental po yung kadalawa. So sa dental, nag-dental din po kami. So tiningnan yung mga ngipin namin at dapat may mga requirement po sa dental. So make sure na kapag nag-apply kayo, kumpleto pa yung mga ngipin nyo. Hindi naman necessary na kumpleto talaga. So may mga numbers po na inaano nila. So yung sa harap, dapat po yung galing dito sa pangil hanggang dito sa gitna ay may mga dalawa, may tatlo po kayong natitirang mga reel ng ngipin talaga.
So kung wala na kayong ngipin dito, bungi na kayo, or wala na talaga, so grounds for disqualification po yun. At kung dito naman sa galing dito sa pangil hanggang dun sa likod, so kapag may dalawa na lang yung natira na ngipin nyo dito sa taas, o dalawa lang dito sa baba, dito sa kabila, dito sa kabila naman, so grounds for disqualification din po yun. At kapag yung mga grounds for compliance naman is yung mga may sira konti, may cavity, kailangan pong ipa-cleaning yun. At yung mga impacted na tooth, yung wisdom tooth, kailangan po talaga ipatanggal. So, tinitingnan ng doktor dun kung may mga sira kayong ipin, yung umisira talaga, hindi na madala ng pasta, pinapatanggal po yun at pinapa-alagyan ng pustiso. At yung mga impacted tooth naman, yung wisdom tooth, pinapa-extract po talaga yan, pinapa-operahan. So, tinitingnan ng doktor doon ng ipin. Kapag wala siyang nakita ng ipin na wisdom tooth, pinapa-x-ray para makita po talaga. So, wala pong lusot doon sa dental kasi napaka-importante yung dental health natin. Kasi kapag nag-training tayo, umaalog-alog yung ulo natin. Hindi natin napapansin, gumagalaw pala yung ating mga ngipin. So, kapag sumakit yung ngipin, sira talaga buhay mo. So, apektado po yung performance, apektado yung pagkain, pag absorb ng nutrisyon. So, isa pang exam doon is yung yung tinitingnan kung may almoranas pa kayo. So, kung may almoranas kayo, grounds for din yun, compliance. So, papa-compliant kayo para ma-operan yung almoranas kasi sumasakit din yan, hindrance din yan sa training. At pati na din yung mga may loose-loose. So, tinitingnan din yun. At kapag yung loose-loose nyo is severe na talaga, may mga levels din naman yan. So, kung hindi naman masyadong severe, at pag-assess ng doktor ay pwede naman i-comply or okay pa naman, hindi naman siya yung talaga nakaka-apekto masyado. So, it will depend on the assessment ng doktor kung papasaka o hindi. Pero pag severe talaga, hindi talaga pinapasa yun, automatic TQ or pinapa-operahan para ma-correct pa. So, pinapa-comply. Kumbaga. Pero next naman is yung sa ECG. Importante yung ECG talaga. Kahit saan naman, of branch of service, mapapulis, bureau, BGMP, o yung anything na involved na mga trabaho na may physical activities, importante po yung ECG. Kasi sa training po, nakakapagod, mainit, at kailangan healthy yung natin, yung puso natin. Kasi dyan po talaga maraming nadadali or namamatay. Yung iba nga, namamatay pa dahil may sakit sa puso. So, hindi po, napaka-stricto po nila sa ECG. So, yun po yung, for safety purposes din naman kasi yun eh. Kasi pag pinilit nyo talaga, kahit may yung mga puso nyo, pinilit nyo talaga sa training, ay pwede po kayong mamatay. At which is not the, yun po yung iniiwasan po talaga natin. And X-ray. Pinaka-basic yung X-ray. So, tinitingnan yung yung baga natin. Kung may mga sakit ba tayo sa baga, sa lungs. And yung BP din, blood pressure. Kung may high blood tayo. So, tinitingnan din yun. And yung sa ears, nose and throat. So, ears, yung tenga mo, tinitingnan. Kasi importante din yun. Kasi pag nandun ka sa training, masira pala pandinig mo, hindi mo makopya o hindi mo madinig yung mga instruction. So, bingin ka dun. So, hindi po yun pwede sa army kasi importante po yung pandinig natin. Yung nose naman, yung pang-amoy, importante din po yun. At yung sa throat naman, kung mayroon mga bakterya o mga sakit na nakita yung doktor. But yung specialista na po yung titingin dun. So, importante din po yun. So, yung general physical check-up. So, tinitingnan kung yung sa likod mo din kung may scoliosis ka. Kasi sa training, mahirap yung may scolio ka. Kasi magdadala ka ng mga mabibigat na mga bagay dun. Baka lumala pa dun at madisgasya pa. So, iniwasan natin yun. Kaya
may certain requirement ang Philippine Army at yung AFP natin patungkol doon. And the next one is the neuro exam. So pagdating doon, hindi lang puro medical, meron din pong neuro. So yung sa neuro naman, pinapa-exam kayo, personality questions, personality exams, 100, hindi ako nagkakamali, 150 items yun. And after doon sa exam, ay pinapasulat din kami ng essay. So, yung essay naman, depende lang po sa topic na gustong pag-usapan nung sa ng mga psychometrician, mga psychologist doon. So, iba-iba po yung mga questions. At in our case, wala pong drawing na ano, hindi po kami pinag-drawing. So, nakadepende po talaga sa program. Iniiba-iba din kasi nila yan para ano, para maiba naman. Or hindi ano, hindi kung ano yung sa nakaraan para walang ano ba, kopyahan. Kumbaga, parang ganun. So, iba-iba lang na yan para ma-assess talaga yung personality ng mga papasok, ng mga kadeteng papasok, mga aplikanteng papasok. So, importante din yun para masiguro na yung mga officer natin, yung mga sundalo natin ay mentally capable, mentally healthy, and mentally prepared para sa training at para sa future, para sa serbisyo. So, okay, importante yan sa sundalo para hindi tayo malakas yung ano natin, yung mga utak natin. So afternoon may result na ng neuro exam. Hindi ka naman sinasabihan na magsak ka agad, ganito ganyan. Lahat po kayo mag-undergo, lahat po kami doon nag-undergo ng consultation. So interview. So, doon sa interview, pinagsuot kami ng business attire. Kaya, pinadala kami ng business attire. Nung pumunta kami doon sa Army General Hospital, pinadala po kami ng business attire doon. So, yung tulugan pala namin doon, andun lang sa barracks. So, binigyan kami ng sa barracks. Libre po yung pagkain doon. Libre po yung higaan. Magdala din po kayo ng tabo, yung balde, para gamitin nyo sa pagligo. Importante din yun. So, ayun, balik tayo dun sa neuro. So, neuro, interview. So, interview kayo ng psychometrician. Yung may kapitan dun na naging interview. So, medyo ilang minuto din yung series of interview. Personality questions, yung mga background, at kung ano-ano pang mga question doon para para ma-assess talaga nila kung you are mentally fit for the service. And last but not the least, at ito din yung dahilan na bumagsak ako, is yung sa mata. So, napaka-importante po na kapag pumasok kayo sa servisyo, sa military, sa Army, Navy, Air Force, na malinaw po yung mata natin. Yung mata ko po is hindi na po malinaw, though pwede po siyang i-correct through laser procedure, LASIK, at PRK. Hindi na po talaga yung pwede sa akin kasi pag pina-comply ko pa to, so pina-PRK, yung requirement talaga sa Army, sa military is PRK, hindi po yung LASIK. PRK po yung pinapagawa nila sa sa mata. Yun po yung compliance. But dito sa akin, hindi na po ako pinag-comply kasi 26 years old na po ako. Kapag nag-comply pa ako ng PRK, aabot pa po ng 6 na buwan bago mag totally heal o mabigyan ako ng clearance na okay na po yung mata ko. But sadly, kung nagpa-PRK ngayon, ako ngayon, umabot after 6 months ay 27 years old na po ako. So, hindi na po pwede yung aking edad. Kasi yung tinatanggap po sa OCC, o sa Officer Candidate Course, is yung may mga edad lang po na 26 years old before O-taking. So, yung ina-applyan ko po is Class 59, which will yung O-taking nila is tentative date is on December. So, hindi na po ako makakasali kahit naman ipaayos ko yung mata ko, kahit luminaw naman yung mata ko. So, hindi na din po ako makakasali kasi
may healing period pa po sila na pina-follow. So, yun yung mga pinaka-importante. So, rooms for disqualification sa medical, din yung ano, yung color blindness. Kapag color blind ka talaga, mahihirapan ka. At napaka-importante din po yun. So, disqualification din po yun. So, kayo, pero kung kursunada talaga kayo, kung gusto niyo talaga, tulad ko, alam ko naman may problema yung mata ko, pero tinaray ko pa din, nagbabaka sakali. Kung gaya niyo din ako, so, i-try niyo lang na mag-apply pa din. Wala naman kayong ginagawa, wala naman kayong trabaho, wala naman kayong napaka-importante mga bagay na maiiwan, ay i-try niyo lang, apply kayo. At yung doktor din naman yung magbibigay ng final say. Yung akin lang, based on experience lang po ito. But, ang doktor po talaga magbibigay ng final clearance sa inyo. Ng mga recommendations, mga compliances, ng assessment. So, yun po yun. So, PFT, ngayon is October 30 pa ngayon. So, yung PFT namin is scheduled on November 4. As of now, wala pa yung yung mga listahan ng yung mga listahan ng numbers na papasa. Ilan yung push-up na kailangan, ilan yung sit-up na kailangan, at ilang minuto yung kailangan takbuhin. So, yung mga nakuha namin, mga numbers ay based on previous mga PFT pa. Yung iba nga, PFT pa ng ibang class and ibang unit, ibang division. So, iba-iba po. So, sa OCC, ibibigay po nila yun the day na po sa PFT. Kasi yun yung pinaka-exacto talaga. But, huwag tayong kapag nag-apply tayo sa Army o kung sa anuman, huwag nating i-goal yung minimum lang tayo, hanggang doon lang sa minimum yung maabot natin. So, dapat isipin natin na dapat malakas talaga tayo, preparado tayo. So, kung yung requirement is 45 sa push-up, yung pag-practice natin, dapat makaabot tayo yung 50 o above 45. Sit-up din naman kung 45 din, so above 45 din yung i-goal natin, nasa 50 din. At yung sa takbo, kung 20 minutes, 19 minutes yung hinihingi nila, dapat tayo, mag-training tayo na, makatakbo tayo ng less than that. So, huwag tayong mag-aim or mag-goal dun sa minimum. Dapat isurpass natin yung minimum na requirement. Kasi, pag hanggang doon na lang tayo, pagdating ng training, tayo din yung mahihirapan. Instead of learning new things na doon sa loob ng training, ay nagco-coop up pa yung katawan natin. Iba pa rin yung pagpasok natin doon, pagpasok ninyo, yung mga nangangarap mag-sundalo, pagpasok ng training center, iba pa rin yung handa na yung katawan nyo kaysa mag-a-adjust pa yung katawan nyo. So, i-goal nyo po yun. Alright, so yun na po yung video natin ngayon, and hopefully may natutunan kayo, may nakuha kayong ideas, at kung may mga katanungan man kayo, leave nyo lang sa comment section. So para masagot natin, dire-diretso po yung video natin kasi wala nang edit-edit to, diretso na po talaga. So pag may katanong kayo, mag-leave lang po kayo ng comment dito sa ating comment section dito sa ating YouTube channel, and hopefully yung mga kabataan na gustong magsundalo, magsundalo po kayo. Napakaganda po ng opportunity sa Armed Forces of the Philippines. Philippine Army man yan, Navy or Air Force. Yung compensation maganda, at yung stability of job maganda din, and most of all yung duty na makapagsilbi sa taong bayan, yun yung isa sa mga pinaka honorable job, pinaka prestigyosong trabaho na pwede nating makuha. So ito again, si Milo the Farmer, and see you on my next video. Bye-bye for now.